Ang karugtong ng mga luto dito sa Barangay Cooking Story. Itago mo na nga lang ang pangalan ng lutong ito sa adobo. Hindi ito pwedeng tawaging kare-kare, papa bubot, kasi ang mga sangkap nito ay manok, suka, toyo, paminta, sprite, hard-boiled egg at mga lamang lupa. Ang nabili kong bawang paghinagi sa ikusang nahahati. Ang nabili kong sibuyas sa ikusang nahahati din paghinagis. Ang luya, papabubot, ay ganun din paghinagis, nahahati din. Magpainit na ng kawali, papabubot, at iligay na ang taba na galing sa akin. Joke lang, galing sa manok yon, papabubot. Pag lumabas na ang katas nito, papabubot, ay tanggalin na parabang chicharon. Pagkatapos naman, papabubot, ilalagay na natin ang luya. Pagkatapos ng ilagay ang luya, papabubot, ay igigis lang ng konti at isusunod na rin natin ang bawang at sibuyas. Pagkatapos naman, papabubot, ay ilalagay ko na nga itong paminta. Sinasama ko talaga ito, papabubot, sa paggigisa ko. Pagkatapos naman noon, papabubot, ay ilalagay ko na rin itong manok. Itong manok, papabubot, ay kailangan na medyo mag-isa rin kasama ang iba pang mga lamang lupa. Pagkatapos, papabubot, ay haluhaluin ko lang ito na magsama-sama ang mga ingredients. Ito, lalagyan ko na rin ng paminta. Pagkatapos malagay ng paminta, papabubot, ay isusunod ko na itong toyo na hinihingi ko pa sa aking misis. Tansyahin nyo na lang ang paglagay, papabubot, at isusunod ko na rin itong suka. Pagkatapos ilagay ng suka, papabubot, sabi ng mga matatanda, ay wag na wag mong hahaluin, pero nahalo ko na ito agad. Kaya pasensya na po mga lola. Sabay pakukuluin lang ito, papabubot, hanggang sa mabawasan ng sabaw nito. At ilalagay ko na rin ang Sprite, papabubot. Ang Sprite ay nagdadagdag ng lasa rin dito sa ating niluluto. At maglalagay na rin ako ng asukal, papabubot. Siguro, papabubot, ang nailagay kong asukal ay 353 pieces na asukal na butil. Kaya naman, papabubot, tansyahin nyo na lang kung gaano katamis ang gusto nyo. Sabay pakukuluin, pagkatapos ilalagay na itong itlog. Ito ay itlog ng ostrich, papabubot, kaya lang ang ostrich ay panda. Kaya medyo maliit ang pagkakagawa ng mga itlog na ito. Ngayon, papabubot, ay isimer lang natin hanggang sa mabawasan na talaga ang sabaw nito. At magpiplating na nga tayo, papabubot. Ito ang nakasanayan kong iluto na adobo, yung medyo matamis, papabubot. Maraming salamat sa mga nood at sana subaybayan nyo ang mga karugtong ng kwento dito sa aking pagluluto. Maraming salamat sa panonood.